Sa ating nakaraang video ay natampok natin ukol sa isang swerteng tanda o marka na makikita sa inyong mga tenga na kung meron kang ganitong taglay, ito ay nagsasabi o nagsasaad na ito ay napakaswerte o magdadala sa inyo sa isang magandang kapalaran. Kaya kung hindi nyo pa po ito napapanood at kung interesado ka, ay pakicheck na lamang po sa aking channel or I will link down below on the description box. At sa videong ito ay tunghayan pa rin po natin ang pagpapatuloy ukol pa rin sa mga maswerteng tanda o marka na kung saan makikita sa ating mga mukha na ito rin ay makapagsasabing ang taong ito ay napakaswerte. Kaya kung matem kang makinig, tara, samahan niyo ko. Ang bawat tao ay nagnanais ng tagumpay o gusto nilang yumaman. Ngunit alam naman natin na sa lipunang ating ginagalawan, tila ito ay napakahirap gawin. Kinakailangan pa natin ang ipayong pagsisikap, mahabang pasensya at pagtitiis. Kaya't ang iba ay nais malaman ang kanilang mga kapalaran dahil ito ay magsisilbing inspirasyon nila para mas lalo pa silang magsusumikap. At meron namang iba ay sila naman ay curious lamang. Kaya't alam nyo ba na ayon sa Chinese Face Reading Analyst na isa ang ating mga mukha ang masasabing mga well spot area na makapagsasabing kung ang tao bang ito ay magkakaroon ng isang napakagandang kapalaran. At alam nyo ba na isa pang well spot area na maituturing na makikita sa ating mga mukha ay ang ating mga bibig. At ayon sa Chinese Face Reading Analyst, ang mga taong may malalaking bibig, ito ay sumisimbolo ng kasiyahan at panghabang buhay na yamang material. Lalo pa kung sasamaan pa ito ng mga makakapal na labi. Ang mga itong uri ng tao ay sila ay matatapang, aktibo at magaling sila sa pagpapasya. Sila rin ay mahusay sa pananalita at mga kasanayang panipunan at kakayahan sa pakikipagkomunikasyon at ito ay napakahalaga para sa isang napakagandang karera sa hinarap. Kaya't ang iba ay kinairita man nila na sila ay mayroong mga malalaking bibig at mga makakapal na labi, pagkos ay dapat ipagpasalamat mo pa ito. Dahil ito pala ay magiging daan mo tungo sa magandang kapalaran. At syempre, kailangan mong tandaan ang lahat ng ito ay samahan mo ng aksyon na may hakbang kang kagawin. I-affirm mo na agad sa iyong mga sarili ang mga swerteng darating na ito. Huwag maging negatibo para mas lalo pa itong maging epektibo. Kaya't para sa inyo mga kachansky, good luck and God bless po. So nasa inyo na po kung inyong papansinin or iisnapin ang video na to. May basan man o wala, ang naging interpretasyon ng isang swerteng senyales na ito ay kina po ang bahalang humusga. Basta tandaan lamang po natin na ito lang naman po ay isang gabay o inspirasyon lamang. Wala namang masama kung ating susubukan o ating paniniwalaan, basta't ang mahalaga ay hindi po tayo nakakapanlamang. Huwag lamang dapat tayong sumobra at tandaan pa rin po natin na kung gusto natin swertihin o yumaman o magkaroon ng maraming pera, pinakamas mainam pa rin sa lahat, sipag at tiyaga, tiwala sa may kapal at maging positibo sa buhay ay hindi imposibleng mas lalo pa po nating makakabit ang ating tagumpay. Marunong po dapat tayong magpahalaga sa kung ano ang meron tayo dahil nasa atin pa rin ang may kontrol at tayo pa rin ang gumagawa ng ating kapalaran. Kung kayo po ay mga suggestion o reaksyon o nais na nagdag sa topic na to, ay pakicomment na lamang po sa iba pa. Maraming salamat po mga kachansky. Good luck! At syempre bago po tayo mamaalam, ay nais muna nating alamin ang ating mga love horoscope o ang ating buhay pag-ibig sa linggong ito kung tayo ba ay swertihin o mamalasin mula March 15 hanggang March 21. Para sa mga taong Aries, alam mo kung ano ang makapagpapasaya sa kanya. Kahit mahirapan ka, ay gagawin pa rin ang lahat ng iyong makakaya. Mas prioridad mo ang kaligayahan niya kaysa sa hirap na iyong pagdaraanan. Mapasaya lamang siya. Ang iyong mga maswerteng numero, 69 at 74. Para naman sa mga taong Taurus, hindi ka mapapahamak kung magiging patas ka sa pag-ibig. Ang paglalaro ng apoy ay gawain lamang ng mga tao na hindi makontento sa kasiyahang natatamo. Huwag ka nang maging isa sa kanila
ket umiwas ka sa tukso hanggat maaga pa. Ang iyong mamaswerteng numero, 21 at 32. Para sa mga taong Gemini, wala kang mapapala sa patuloy na pagkapit sa isang relasyon na alam mo namang walang patutunguhan. Ipaupaya mo na siya sa kung kanino siya nararapat dahil sa ganitong paraan ka lang magiging tunay na masaya. Ang iyong mamaswerteng numero, 25 at 31. Para naman sa mga taong Cancer, malaki ang pag-asa mo na mahalin din niya dahil marami kang katangian na ipagmamalaki. Gayunpaman, ay dapat ka rin maging handa sa posibilidad na ang pag-asa mo ay hindi pa magkakaroon ng kaganapan sa ngayon. Ang iyong mamaswerteng numero, 65 at 69. Para naman sa mga taong Leo, makakatulong sa iyo ang pakikipag-virtual bonding mo sa iyong mga kaibigan upang makalimutan mo ang kapikuan sa iyong buhay pag-ibig. Hindi ka mahirapang mag-move on dahil sa kanila kaya't ipagpapasalamat mo ito. Ang iyong mamaswerteng numero, 11 at 12. Para naman sa mga taong Virgo, hindi pa matatapos ngayon ang problema mo sa iyong kinakasama. Magpapatuloy siya sa pagbibigay ng stress sa iyo hanggat hinayaan mo siyang gawin ito. Dapat mo rin pag-isipan ang iyong hinaharap sa piling niya. Ang iyong mamaswerteng numero, 14 at 23. Para naman sa mga taong Libra, may bago kang makilala ngayon na magiging interesting ang pagkatao para sa iyo. Gayunpaman, kahit nakakahigit ito sa iyong mahal, ay hindi mo pa rin siya magawang ipagpalit dahil siya pa rin ang nasa iyong puso. Ang iyong mamaswerteng numero, 56 at 58. Para naman sa mga taong Scorpio, mahirapan kang panindikan at binitawan mong salita sa iyong mahal. Dahil ang totoo ay nasabi mo lang ito dala ng bukso ng iyong damdamin. Kaya't ngayon ay malalagay ka sa alanganing sitwasyon dahil dito. Ang iyong mamaswerteng numero, 26 at 39. Para sa mga taong Sagittarius, ikaw pa rin ang mahal niya. Kahit na tinapos mo na ang inyong relasyon, ay hindi ka pa rin niya makakalimutan. Ganun ka rin naman, pero mas pipiliin mo ngayon na mag-concentrate sa iyong trabaho kaysa isipin siya. Ang iyong mamaswerteng numero, 19 at 31. Para naman sa mga taong Capricorn, ay huwag kang masyadong magmamadali sa pag-ibig. Malaki ang posibilidad na magkamali ka ngayon. Dahil pinupwersa mo ang isang tao na mahalin ka, hayaan mo lang siya at hayaan mo rin ang tadhana ang siyang magpasya. Ang iyong mamaswerteng numero, 35 at 37. Para naman sa mga taong Aquarius, hindi mo kailanman tatalikuran ang iyong kapareha, lalo na ngayon na kailangan ka niya. Dahil sa matindi niyang pinagdaanan dito, ito ay bilang sukli mo sa hindi rin niya pag-iwan sa iyo nung panahon na ikaw ay may problema. Ang iyong mamaswerteng numero, 14 at 25. At para sa mga taong Pisces, hindi mo maipapasa sa ibang tao ang nagawa mong pagkakamali sa inyong relasyon. Kaya't mas makakaputi kung magpapakumbaba ka na lang at aaminin ang iyong kasalanan upang maayos pa ang inyong pagsasama. Ang iyong mamaswerteng numero, 8 at 9.